bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." "Alin sa mga iyon?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman." Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Nagsalita naman si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12,000 ng Israel. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna." Mateo, 20th chapter. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang-maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang upasan. Nang magkasundo na sila sa upa na 100 pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang upasan. Lumabas siyang muli na mag-9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking upasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya na mag-12 ng tanghali at nang mag-3 ng hapon, at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila, kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking upasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng upasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng 10 pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng 10 pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng upasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis ang nakakapasok init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng upasan sa isa sa kanila, "Kaibigan,
Hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kukutsiin, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa 3rd araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila at sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa 3rd ng marami. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Doon ay may 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw. Panginoon! Anak ni David! Mahabag po kayo sa amin! Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw. Panginoon! Anak ni David! Mahabag po kayo sa amin! Tumigil si Jesus. Tinawag sila at tinanong, ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakita. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa kanya. Mateo, 21 kabanata. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Betfage, sa bundok ng mga ulibo. Inutusan ni Jesus ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na layo at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro.
sumakat na ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang kumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propeta ay taga Nazareth sa Galilea." Sagot ng karamihan. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtaguyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataog niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, "Sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungka ng mga magnanakaw." Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. "Purihin ang anak ni David!" Sinabi nila kay Jesus. "Naririnig mo ba ang sinasabi nila?" "Naririnig ko." Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wakas na papuri." Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, "Hindi ka na mamumunga kailanman." Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. "Paanong natuyo agad ang puno ng igos?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalun ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo." Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito?" Sumagot si Jesus,